guys! Welcome to our YouTube channel. Yes. And this will be our first ever video. Yes. So guys, welcome to MDTipTalk. MD means, MD stands for Magiging Doktor. So guys, so I'm Sander, guys. And I'm Earl. And we're medical students here in Iloilo City. So what's our content for today, Sander? Ah, our content for today, guys, is entitled RMT versus RN. What's the best premed course? Yes, ito kasi yung palaging tinatanong. So, feeling ko Medtech. Feeling ko RN. So guys, so yung topic namin, your content, is based talaga on experience between us. I'm Earl, a graduated Bachelor of Medical Laboratory Science at Central Philippine University. And you? And I'm Xander, I graduated Bachelor of Science in Nursing in West Visayas State University. Yes. Mga Central yan, dakag mga taga-West! Ano tawag sa taga-West? Taga-West. West chan. No, it's taga-West. Proud taga-West. Okay. So, let's go. Before kasi, experience po namin ito kasi we are now on our third year sa med school. Yeah, third year in med school. The tired year. So, yeah. Diba? So, based on the 3 year of experience namin. So, okay, let's start. Nursing is a pre-med course in terms of subjects. Sige, let's start with first year, Earl. First year subjects, meron tayong physiology, anatomy and physiology, ano pa? Histology, psychiatry. Based to sa aming paralan, ha? Based sa traditional medicine, which is in CPU College of Medicine. So, we have these following subjects kasi. We have, first is, anatomy and physiology. Physiology, histology, biochemistry. Ano pa? PCFM, or preventive and community family medicine. Ano pa? Ano nakalimutan? Ano? Psychiatry. Ethics. Research. Yes. So yun yung mga ibang subjects. So we're just gonna lagyan na lang namin mga nakalimutan namin subjects. So based on the first year, coming from a nursing school, yung first year talaga was really tough for me as a nursing graduate. Or ako lang ba? Yeah, kasi number one, we have histology. So, yun talaga yung isang struggle na I experienced in first year histology. Because lahat na nakikita ko, everything I see in the microscope is just color pink. I don't know. I cannot distinguish different kind of red blood cells from this to that. Eosinophils, neutrophils. So, grabe talagang struggle, guys. So, it came to a point na I needed talaga to have no sleep learning all of this because mag-exam kami the next day. And it's really tough, especially the histolab, diba? Physiology is okay and anatomy, ito yung medyo madali because may background tayo, diba? Medyo madali. Oo naman, medyo mataas yung grade. Bali guys, anatomy and physiology, kasi may background, diba yung nursing, you have anatomy and physiology, so meron tayong idea sa anong nangyayari doon. So, okay naman yung anatomy and physiology. Psychiatry, yeah, kasi we have a good background in psychiatric and mental health nursing, yeah, dun. So, yeah, thanks to my doctors, teachers in psych nursing, yeah, it really helped me a lot. Ano pa? Biochem is tough. Kasi, first year pa kasi ng nursing yon. So, parang mahirap i-remember ang mga enzymes. First year med school, I think. Actually, kami sa Medtech, walang struggle. I'm feeling. Pero just kidding. Mahirap sa amin din ang anatomy at physiology. 95 neuro. Uy, no.
Kasi ano, parang sa premed namin sa Medtech kasi hindi talaga yung deep na ano, na anatomy at ng physiology. Second, siguro siyempre mas madali sa amin yung histology kasi parang yes, may subject na kami na histology. Ang biochemistry, sadyang mahirap lang talaga yung mga enzymes. Yung mga joke quiz. Sadyang mahirap lang talaga yung ano, yung nasa medicine. Pero na-encounter naman namin yung iba sa pre-med kasi meron kaming I think 4 na chemistry sa Medtech. Then ano pa? Meron talagang struggle in terms sa marami ang ano, ang load, book, yung ano, yeah, yung load ng subjects yung, yeah, and topics, no, 'di ba? Topics talaga guys, ang bulk ng topics, dun ka mahihirapan. Kasi parang, ano eh, sabi mo yung isang subject nyo for one semester, inaaral lang natin for like 1 week, two weeks, diba? Yeah, two, yeah, weeks. So parang isang gano'n. Isang examen lang, then yan. So another is, what about in terms of clinical skills daw? Clinical skills, the pros and cons as pre-med course, RMT as NRN, ano din yung sa clinical skills. Feeling ko connect to sa ating second year naman sa ating, yes, the second year. Kasi sa second year kasi meron ng subject na pedia, OB, internal medicine. Edge mo kapag may experience ka clinically. Yes. May, diba? Sa second year kasi guys, medyo marami ng subjects. Second year, in terms of clinical skills, kasi sa second year, nag-expose na tayo, diba, sa hospital. Yeah, pumupunta na tayo ng hospital to engage with our patients para makilala sila, to get history taking, mga ganun. May PTA precept, tapos parang small group discussion namin, it's like, PTA, meron din kaming, ano pa nga? Medicine, internal medicine na precept, so parang ganun. So basically, as a nurse na who was exposed to mga hospital na, it was really not easy, but medyo, you know, the whereabouts na ba? On what to do, what to ask, you have an idea na kung ano yung tatanungin mo, paano yung approach mo, parang ganun. You parang, for the whole year, 4 years in nursing, parang na-learn mo na how to establish rapport to the patient. So yun, it's an advantage as a nurse in the second year when it comes to pediatrics, OB. Kasi, di ba, as sa mga nursing people dyan, pedia and OB, meron tayo, no? It's bearable for me as a nurse na nag-medicine. Pero, guys, here's the catch. Nahirapan din ako sa pathology naman. It's connected with physio, pero meron siya, diba, side to ano ng histo. So, parang doon ako nag-struggle because kailangan mo i-identify yung eto sa microscope, which should be like this, like that. Parang yun. Ang tagal. Sa medtech naman, sa clinical skills. Tayo, guys, tayo sa medtech is may mga exposure din tayo sa how to interact with the patient sa, pero sa ano lang, bedside, kung magkukuha tayo ng dugo at magbe-venipuncture tayo, magganyan, medyo mahirap sa akin na ano, sa ano yan, mag-assess ng patient, handle ng physical exam sa patient kasi parang hindi ko pa yan naranasan. Then ano pa? Pero may edge naman yung medtech sa ano? Sa pato. As in, ang galing nila sa pathology pato. Pathology plus may micropara pa. Yeah, micropara. Ito na yung micropara. Oh. Ang galing nila guys sa micropara. Parang they don't need to read the book na because feeling ko na pag-aralan na nila. Ganyan, sa micropara kasi, parang tatlong sem sa medtech yung microbiology. Yeah, kasi nahati yung bacteriology, ang parasitology, at ang virology. So parang ganun. Pero sa atin, di ba, compact talaga. Tapos guys, nagigita nila, na-identify nila kaagad sa microscope. When they view the microscope, alam talaga nila na, ay, eto is schistosoma, eto ganito, eto enterobius, parang ganun. Ang galing nila, promise. So no doubt. So parang ganun. Plus sa kanila yung ano, ah, yung management at ng yung ano, yung how to view the, paano mo makita yung patient in terms sa mga clinical side yan naman. So sa studying skills naman, sa nursing kasi, merong memorization din, pero more on
parang analysis yung na-establish ng nursing school sa akin. So, when I went to med school, parang nahirapan ako mag-memorize. Honestly, nahirapan ako mag-memorize, guys, ng mga ganito, ganyan. Oh my God, ako parang, wait lang, ano ni Gani? Doon parang amo na. Ang maganda na feel ko. Pero sa analysis side, when you do precept or small group discussion, parang you're easy to analyze situation, diseases, parang ganun, incorporate mo sa patient or you correlate stuff. Parang ganun. Pero yung sa studying skills, yeah, need mo talaga establish yung memorization first para mas, di ba, no, kasi sa inyo, ang galing nila, guys, mag-memorize. Hindi naman sa nag-memorize lang kami. Parang, joke lang. Okay yung ano, yung memorization sa med school, pero sa experience ko kasi parang di lahat ng nasa harap mo ma-memorize mo kasi ang dami talagang dapat mong alamin like that. hindi gagana yung memorize mo word by word, period to period, hindi gagana yan. So dapat ma-internalize mo kung bakit nagkaganito, nagkaganyan. Isang edge siguro ng ano ng medtech is wala. Joke. Pero video pa tayo. Recall siguro, hindi memorize. Like may mga recalls talaga na recalls. Hindi, yung ano, yung skills na mabilis mag-recall. Yeah. Ganyan siguro, hindi na... Honestly, I cannot remember or memorize. Parang na-change ko talaga sa mind ko palagi. No, na-rephrase ko ba? No, paraphrase ko talaga yung sentence para mas maintindihan ko. Parang ganun, as a nursing student or graduate who pursue medicine, guys. So, parang ganun. Especially siguro sa ano, sa amin, sa mas mabilis ang recall mo. Especially sa mga labs, is if nag-work ka ng medtech before ka nag-med. Kasi, yun kasi, yeah, may encounter mo pagising sa umaga, mag-venipuncture ka, yeah. Pagkahapon, mag-release ka ng result. So, alam mo no? Na, diba? Alam mo na yung mga, sa mga procedure normal values, yung ganun. So, in case ba, guys, na you decided to quit, pero sana wag naman. Not advisable to ha, pero... We're giving an option ba? What is the best pre-med course na you decided na hindi mo na ipagpatuloy ang medicine? So, para sa akin, if you're a graduate of nursing, as a nurse, ang daming opportunities nowadays. Kasi usually, dati, dami sabi nila, ay, ang dami ng nurse sa Philippines. Then COVID happened. Lahat naman siguro. Parang lahat ng healthcare professionals parang hinahanap-hanap. So isa na dun yung demand ng nurses, di ba? So ang daming opportunity. Example, if you're going to pursue nursing may 4 years pa. So yeah, ang dami. Like abroad meron din. Mga classic ko, we graduate kami nung 2017. So most of my classmates are now in UK. Ang dami nila. Like mga more than I think, basta nasa UK na yung iba, nasa Kuwait na yung iba, ang bilis. So like in 3 years time, diba, no? Parang ang bilis nila makalabas outside the country. So ang dami opportunity for nurses if you plan not to continue med. Ganun din siguro, marami ding available na jobs for medtech abroad and at the same time here sa Philippines. Pero as expected, hindi talaga ganun kalaki yung compensation dito sa Philippines. Yeah, same too. And same sa nurses, feeling ko yung demand rin yung medtech ngayon. So guys, balik tayo sa first question na, which is the best pre-med course, RMT or RN? The answer is, wala. Wala, pharma? Wala, guys. Kasi pero, best... Before that, meron din tayong mga classmates sa pharma. Like, pharma, may mga nila, guys. Advantage din sila. Yeah, sa like, pharma. Ang pharma subject, like the management. Kasi the incorporate drug, may the mga drugs. Yeah. Then, yung mga physical therapies meron din. Like, anatomy. Basta ang daming pre-med course na
has pros and cons. So we're just speaking in our own experience para between RMT and RN, kasi di ba mostly yun yung mga nagme-medicine. So wala guys, between the two wala na best pre-med course, because mayroong pros and cons. It will always depend upon the person, di ba, Earl? Person talaga guys, like kahit anong pre-med pa yan, but you are you have that perseverance, that determination, yeah, to reach your dreams to become an MD, then kaya guys, as in super kaya. So what are you going to do in those 4 years journey sa medicine? Siyempre, you just have to work together with your fellow medtechs, your classmates are in medtech, pharma, BS bio, parang you. So instead na magsabi ka, nurse ako, medtech ako, collaborate. Yeah, you collaborate into one group. Kasi guys, meron ng nursing na alam na hindi alam ng medtech. Meron din ng nurse na hindi niya alam na alam ng medtech. Or alam ng pharma, alam ng PT, or alam ng BS bio. So, like, kwa na lang, you collaborate. So guys, so so that ends our video for today guys. So thank you very much for tuning in and for listening for to wasting our wasting your time. Anyways, please like and subscribe to our YouTube channel guys, because we are going to release many more videos in life of a medical student, plus with the twist guys, and daming twist. So yeah, we prepared this for months at ngayon lang talaga nag-give in sa YouTube. You can comment down below your anong gusto nyong content namin. Yeah, comment down below yung kanaman. You can also follow us on yung kaya na on Instagram and Facebook. So thank you guys. See you again. Bye. Soon. Bye.